This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Hina-focus ko pa ako. I travel the world. If the Lord allows me to pray for somebody on the plane, I would do so. Pumunta ako one time sa Paraguay. I'm just gonna tell this story. Yeah. So when I went to Paraguay, just this year, no? So nandun ako sa aeroplano, sinabi ng Lord sa akin na nag-restroom ako. Sinabi, paglabas ko ng restroom, alam mo yung thug sa heart ko. Sinabi, may parang conviction May conviction na pag-pray mo yung flight attendant. So nilapitan ko yung flight attendant. Nandun siya sa harapan, nag-ready ng mga drinks. Sabi ko, can I pray for you? Sabi niya, why? Because the Lord wants me to pray for you. Nag-accept siya sa Lord, tumanggap siya. Oh my God, may pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Tapos lahat ng sinabi ko sa kanya during the prayer, hindi ko alam kasi parang yun lang ang nilalagay ng Lord sa heart ko. Yes. To pray for your family, the kids, ganyan-ganyan. Tapos pagtapos noon, 1.5 months later, nag-message siya akin sa Instagram. You remember me? You prayed for me on the plane 1.5 months ago going to Paraguay. And thank you na pinag-pray ko siya kasi lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, pinagdadaanan niya ngayon, pinag-pray ko siya. Sakto daw yung mga, kasi hindi ko naman, hinanap niya ako. Sakto talaga. I mean, hinanap niya ako sa Instagram. Yeah. Sabi ko sa Lord, pagbaba ng aeroplano, Lord, kung ang pakay mo sa akin, pumunta ng Paraguay, sumakay nung aeroplano ngayon, masave yung isang tao na yon. Grabe. Sabi ko, fulfilled na ako dun sa trip ko na yun. Kung ano man gawin mo sa akin sa Paraguay, masaya na ako, di ba? Pagbaba ko sa Paraguay, meron akong naka-reading TV interview, may magazine interview, naglipad ako ng private plane. Icing on the cake na lang to, di ba? Kumbaga parang ginawa ko tong nag-obey ako, pero si Lord may reward agad pagbaba ko. Alam mo yung pagbaba ko, Lord, may reward ka agad sa akin. Nakasakay ako ng private plane para makamit ng department store owner, yung mga ganun ba? Hanggang sa na-meet ko yung aking business partner para maging headquarters sa Paraguay na magdi-distribute sa buong Latin market. So sabi ko, Lord, grabe. Tapos etong trip ko naman recently sa Ecuador, ganun na naman ulit. Nasa aeroplano ulit ako. Pababa na ako. Yung alam mo yung nagsasabi na, thank you for choosing Copa Airline. Yung mga ganun, bababa ka na, aalis ka na, di ba? No, sinabi sa akin, thank you for choosing Copa Airlines. Narinig ko na naman ulit sa heart ko na sinabi ng Lord sa akin. And hindi ka nahihiya, no? Hindi ka nag-hesitate, no? Hindi, alam mo bakit? Kasi dati nag-hesitate ako. So sinabi ng Lord, alam mo yung tago, dahil may matanda. Na alam mong dapat kinausap mo na hindi. Oo, kaya ako yung matanda na kailangan mabilahan ng pagkain. May ganun eh, may ganun kang mararamdaman eh. Sinubukan ko na yung dati na sinabi ng Lord sa akin pag-pray ko, hindi ko pinag-pray. Hindi ako nakatulog buong gabi na na-convict ako sa heart ko. Tapos ayoko na ma-experience yung buong gabi na naman ako hindi matutulog. Yes. 2 minutes ko lang naman ipag-pray. Alam mo yun? Yeah. Tsaka hindi ko na naman na makikita yun. Yung rejection. Okay lang. Okay lang. Kasi ni-reject niya ako ng man, pero hindi ako ni-reject ni Lord. Amen. Diba? Oo. So pinagawa niya sa akin, gagawin ko kahit na kasi gusto ko yung, alam mo yun, kasi dalawa yun eh, obedience versus obstacles, di ba? So it's either na yung obstacle na, ay baka ma-reject ako, baka ganyan. Right. Pero mag-o-obey na lang ako kesa iisipin ko yung obstacle ko. Kasi baka ma-miss out ko yung life's opportunity na ibibigay niya kasi nag-focus ako sa obstacle ko. Galing, oh. Di ba, Paco? Yun, kaya sabi ko, nung sinabi sa akin, thank you for choosing Copa Airlines, tapos sabi ng Lord sa akin, pag-pray ko yung babae. Sabi ko, so, paalis na ako, pakaliwa na ako, bababa na ako. Alam mo, ginawa ko, dumiretso ako, I passed by her, I went to the restroom. Kasi di ba kung saan siya nakatayo, nasa likod niya, cabin ng ng pilot, di ba? So instead na kumaliwa ako, dumiretso ako, sinabihan ako ng Lord to pray for us, dumiretso ako, nagpunta ako ng restroom. Eh, ako yung nakaupo sa harap. So, ang dami sobrang nakapila. So, nasa loob ako ng restroom. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng 2-minute window. 2 minutes lang. Lord, sabihin mo sa akin kung kailan ako lalabas dito sa pinto na to para ipag-pray ko yung babae na nagbababay na thank you for choosing Copa Airline, right? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 2-minute window. Okay. Sabihin mo sa akin kung kailan. Nag-ayos-ayos ako ng buhok, na ganyan. Sabihin mo lang, Lord, kung kailan. Nung naramdaman ko sa heart ko, go. Binuksan ko yung pinto.
Alam mo, pagbukas ko ng pinto, pagtingin ko sa eroplano, may babae doon na elderly, na stuck niya yung luggage niya. So naipit siya sa gitna ng eroplano, naipit niya lahat ng mga lalabas. Yeah. So meron akong two minute window. Binigyan ako ng Lord ng two minute window. Lumapit ako sa babae, sabi ko sa flight attendant, I wanna pray for you because Jesus wants me to pray for you. Lumabas yung second flight attendant, I wanna pray for you. Lumabas yung tatlong pilot, naging lima sila. Ay, dalawang pilot, tatlong flight attendant. So, naging lima sila. Pray mo sila. Oo, sabi ko, I wanna pray for all of you. Jesus wants to kahit mag-no sila sa akin, okay lang. Basta tinanong ko sila na, do you want me to pray for you? Pag sinabi nila sa akin na no, okay lang yun kasi nagawa ko yung pinapagawa ni Lord. Yeah. Yun lang naman ang importante sa akin eh, di ba? I live in the audience of one. So sinabi ko I live in the audience of one. Wow. Nung sinabi ko yun sa babae, sabi ko sa kanilang lima, can I pray for you? Sabi nila, yes. Ang next question ko, do you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Sabi nilang lahat, yes. Sabi ko, you, yes, yes, yes. Lahat sila, inisa-isa ko talaga. Make sure mag-yes ka talaga sa harapan ko. Di ba? Tapos pagkatapos nilang mag-yes, pinag-pray ko sila, nag-accept sila sa Lord. Tapos sabi nila, selfie daw kami. Picture kaming lima. Pag-picture namin lima, yung two-minute window, yung elderly, natanggal na niya yung luggage siya. Tapos nandoon niya siya sa harap namin. Tapos ang dami-dami ng tao palabas. So alam mo yung faithful ni Lord, sinabi ko lang, Lord, alam ko talaga boses niya yun eh. Kasi pinagbigyan niya ako nung sinabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng 2 minuto. Magagawa ko yung pinapagawa mo sa akin. Binigyan niya ako ng 2-minute window. Imagine mo, eto na, pagdating ko sa Ecuador, pagbaba ko, the next day, government official, di ba? Yeah. They paid for my trip, di ba? And the hotel and everything. After that, sinabi sa akin ng government official, Miss O, this band is for you. May pabanda. So pabanda, pinabandahan municipal band. Yung as in talagang mariachi, ganyan. This is for you. Tapos alam ko na agad, Lord, galing to sa'yo. Ginawa ko yung limang tao na mag-accept sa Lord. Pagbaba ko sa Ecuador, sabi ko kahit na wala nang mangyari sa akin sa Ecuador, kung yung role ko sa aeroplano is masave yung lima, so you cannot outgive it. Oo, pagbaba ko pa ako, pinabandahan ako ng Lord.